una sa lahat, shout out sa lahat ng mga nagpunta. Yeah. Alas tres pa lang, ako'y nandito na. Shout out sa taga Quezon. Isa siya. Kaya sa ito, kung magpipreestyle ka, mahiyahiya ka na. Tignan nyo ha. Wala pa akong sinasabi. Pero si Saito, nganga na. Eh, paano ba naman kasi? Bukang bibig niya palagi. Tae. Pero kamusta mga pare? Lift up, anong bago? Walang bago? Pwes di na bago sa akin yan. Pero bago ko to simulan, huwag niyo na akong ahanapan ng bagong angle dyan. Wala namang nagbago sa gagong niyan. Ano bang pinagbago niyan? Puro freestyle. Kaya yung mga bumili ng ticket, nangihinayang. Eh dapat pala, hindi mo na to binabayaran. Total puro freestyle lang naman yan. Tapos bigla ka pang yayabangan. Na Kesyo kaya niya mag-freestyle na magdamagan. Ako, aminado, di ko na kaya mag-freestyle ang mahabaan. Ayoko na kasing pinapatagal pa yung laban. Gusto ko round one pa lang, pinapatay na kagad yung kalaban. At ang tunay na dahilan kung bakit puro freestyle lang yan at hindi nagsusulat sa laban, talagang ganyan. Pag no read, no write, wala kasing pinag-aralan. Anong tingin mo yan? Kinagaling mo yan? Mahiya ka naman, adik. Ako, pag bumabattle, di lang ticket ang nasusulit, pati TF ni Arik. At alam mo ba kung bakit kakinuhang kagrupo ni Arik? Wala lang. Para malaman niya lang kagad kung sino yung black sheep. Kasi shit, yung grupo mo nga pricing. Yung mga members, mukhang aning. Si Apok, choking. Si Balakid, bonjing. Si Keija, mukhang praning. Si Aklas, may tililing. Si Saito, andusing. Si Saito, andusing. Si Anigma. Si Anigma, paano ba to? Siyempre, pogi pag si Bossing. Pero Bossing, alam mo bang magmula nang tinanggap ko tong laban namin, ako'y nakaramdam ng isang masamang pangit-tain. Araw-araw, ang pangit ng araw ko kung iisipin. Kasi lahat naman ang naitulong mo sa akin, respeto ang aking ibinalik. Niminsan di kita ginawa ng masama, pero bakit? Kailangan mo kong pakitaan ng pangit! Kasi pangit na nga yung kalaban ko. Pangit naman siguro kung puro pangit pa yung setup ko. Ang pangit naman nun, di ba? Kasi ano mang ganda ng linya, basta si Saito kalaban, matik, paniguradong ang lalabas sa yung bibig. Pangit! Kasi fuck shit! Gusto ko sana kayong bigyan ng magandang laban. Kaso, mukhang pangit ang kalalabasan nito. Pero alam mo kung ano maganda nito? Mamamatay ka ng pangit, tapos ang pangit pa ng pagkamatay mo. Sana next battle mo, di ka na makalimot ng linya. Kahit makalimutan mo na lang sanang huminga. Time! Okay. Magandang gabi sa lahat ng mga patuloy na sumuporta. Salamat sa mga tunay na Pampanggenya at Pampanggenya. Game? Yeah! Ting-teng, kamusta? Aba, kaibigan, hindi ka na tumaba. Lalo ka nangangayayat. Habang lumilipas yung panahon, pahaba ka ng pahaba. Sinyo, eto ba si Sinyo, yung rapper na taga Pampanga? Kamusta ng mga panahong umuulan ng buhangin at graba? Yung baby kinuha ko ng pala. Laki mo na. Sinyo, totoo ba? Na pag nagpa-practice ka, kinakausap mo, pader, bubong, sirang lababo, tapos baradong ilong. Paminsan-minsan, sinyo, mag-practice ka na ikaw, kausap ka mga tao. Hindi yung pagka nagkakamali ka, sinasapak mo yung asawa mo. Sinyo, totoo ba? Na dati sinasayang nyo, buhangin. Tapos ulam nyo, graba. Kaya pala, butot-balat ka na, bato-bato ka pa. Eh, paano yan pagka tumain na kayo? Tae. Ano lumalabas? Tiles?
Ayos ko, pagkakain ka ng buhangin at graba, samo mo yung pala. Para pagtakain mo, bahay na. Putang ina, sinyo, 1 week lang, may subdivision ka na. Isang pamilyang payatot. Madaling araw pumalaot. Nawala yung balansi ng bangka kasi si tatay kumamot. Imbis na kainin yung pating ang natakot. Tangina, 20 magkakapatid siya kasi sa pinutol na kumot. So, sobrang payas ni sinyo, hindi ko tatamaan ng bala sa gera. Marami itong pwedeng gawin, kaya na ito magtago sa pintura. Yung pang pinakamagaling sa'yo, pangit, kasi pangit lang yung kailangan ipakita mo. Ang tunay na makata, wala sa pagmumuka. Sinyo, kahit hindi ako magsulat, makikita nilang mismo sa harap ka ng Pampanga, plap-plakda. Wala na akong dapat patunayan. Matagal na kitang pinakinabangan. Diba? Yun ang gusto mo? Oh, akala nyo nakalimutan ko. Nakalimutan ko nakakalimutan yung freestyler ako. Pampalin ko kaya ito ng bakya. Lagyan ko ng kandikwatrong pa ako sa mukha. Sinyok ko lang sa'yo, lagyan ng kalesa sa mukha eh. Tapos sakay mo yung mga batang madudungis para maramdaman nila yung tunay na may nagmamahal sa kanilang pag-arukha. Pag-arukha yung mukha mo, parang nadapa. Saka lang, okay. Nakakatawa. O sige, round 2 na. Alam mo ba kung bakit payat ako? Kasi pag naiinip ako, nagpapadialysis ako. Slash blood donor, gago. Yo, yung line na to, malamang mga gamers lang yung mag-react. Kasi sa sobrang itim mo, mukha kang karakter sa games na hindi pa na-unlock. Alam mo yung unlock? Unlock yung mong tanga. Kasi sa dami ng pwede mong gawing tanga, bakit ang napili mo, sarili mo pa? Kasi nakapunta na raw siya ng MOA. Pero sa Pampanga. So kami biglang nagtaka. Tangina MOA sa Pampanga. Nung malaman-laman ko, pukin ang ina mo sa MOA kilang pala. Lagay na yan, naging NBI ka pa? Anong ibig sabihin yan? Negro, baluga, ita? Baka Men in Black, pwede pa. Kasi pangarap mo maging astronaut, di ba? Kaso nawalan ka ng gana. Magmula nang mabalitaan mo na hindi na nagpapadala ng unggoy yung NASA. Ano, nayayabangan ka? Talagang mayabang ako. Lalo na pag yung kaharap ko, mas mayabang pa sa akin. Pero alam mo na palang mayabang ako, tapos yayabangan mo pa ako. Sino ngayon ang mas mayabang sa atin? Kasi sa lahat ng nakilala kong maitim, ikaw lang ang dumihin. Dirty version ni Mr. Clean. Na sa sobrang pangit, buong buhay, di pa nararanas ang masabihan ng blooming. Kasi kung ako tatanungin, ba't kita sasagutin? Tignan mo naman kasing itsura. No choice na pero choosy pa. May pulso pa pero nangangamoy na. Kasi pinsan mo si Aklas, di ba? Kasin mo siya. Paano ko nalaman? Kasi magkasing amoy kayong dalawa. Ganito magiging resulta. Pag maitim ka, tapos pinilit mong gumamit ng mayray. Gusto ko yung pagka-black mo, ha? Medyo glossy. Pasok ka na sa Guinness bilang the dirtiest battle MC. Tangina ka-blacky. Pinanood mo na ba yung Shrek? Kamukha mo si Donkey. Mukha kang Jeje mong umibig, nasaktan tapos nag-selfie. Sa laki ng ngipin mo, siguradong kawawa si Tooth Fairy. Kasi si Saito yung tipo ng MC na hindi nag-choke, pero palaging nabablanko. Pero ang pinagtataka ko, mukhang mataas naman yung memory mo sa laki ng megabyte mo. At alam mo na siguro kung bakit binibigyan ka pa rin ng laban ni Arik. Kahit palagi kang talunan, kasi sa battle mabenta ka. Kasi suki ka ng panlalait. Kaya wag na kayong magagalit.
pag may nagsabing ang corny ng jokes ko sa laban na to. Nagpapatunay lang yon na generic yung pagmumukha mo. Pero ewan ko lang kung naaalala ninyo. Sinyo versus Steve CD. Aspakan 2. Round 2. Nagbanggit ng time machine to. Alam kong ikaw yan, tipsy, at hindi si Saito. Ito na ba yung sinasabi mong time machine mo? Ulol! Kaya ko nang tatatiming ang bawat tira mo kasi narinig ko na. Kahit magtatatime pa si Enigma, pakialam ko sa kanya. Kung gumamit ka pa talaga ng time machine at bumalik sa nakaraan. Yun nga lang, nagkamali ka ng panahon na napiling balikan. Pagkat ngayong tatatime na maspakan po, ang tataluning ko'y ikaw naman!